morning na nga, no? So, another day, another vlog. So, it is now 8:25 na ng umaga. It's Thursday. Dapat may work ako today, pero sabi ko, hindi ako pwede kasi nga, di ba, wala pang pasok. Pero once may pasok na ulit, walang problema sa pagka-cover ng work. Kasi extra money din yun, di ba? Pero hindi lang talaga pwede sa akin ngayon kasi di ba, it's unfair naman kung lagi na lang yung mother-in-law ko yung pinapabantay ko. Kaya sabi ko sa kanila, sila na lang muna mag-cover ng 6 hours. Sayang din yung 6 hours. Diba? Kung ako, kukunin ko yun. Kaso nga lang, wala akong time sa ngayon. Ngayon, dahil wala naman akong gagawin, magkakape lang ako. Magkwento-kwento tayo, no? So, ikwento ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ng aking apam. Apam talaga, no? Naisip ko kasi magkwento sa inyo yung bang nasa school si Kira, pero gusto ko lang yung ganito, very casual lang na ano ba, na usapan. So, 2013 noon, guys. Nandun ako noon sa Manila, sa auntie ko. Parang nagbakasyon lang ganun. So, nandun ako sa auntie ko ng June to September. After 2 weeks noon, nung pagbalik ko galing sa Manila, di ba, hindi pa uso noon yung mga cellphone na may mga internet. Although may mga internet na, pero wala akong cellphone na makakapag-internet. Kasi, hindi ba, limited lang yung may mga ganun dati. Hindi namin afford mag-bili-bili ng mga touchscreen. Di ba, ganun that time. So, yung uso pa, yung kipad-kipad pa na cellphone. Copy muna tayo. Patalastas muna. Okay, let's fast forward. Tapos, October that time, may fiesta noon dun sa town namin. So, doon kasi nag-aaral yung kapatid ko na babae, yung kasunod ko. So, sabi ko, ako lang naman, wala naman akong kausap sa bahay kasi di ba nag-school sila. Yung kapatid ko na lalaki, nag-school sa elementary, tapos yung kapatid ko, college. So, sabi ko, baka pupunta na lang ako dun sa kapatid ko muna kasi may fiesta. Tapos, nung nandun ako sa boarding house ng kapatid ko, kasi may laptop kasi kami dati, tapos nadala-dala siya ng kapatid ko kasi nga connected siya dun sa kapitbahay. Connected siya in a way na hindi alam ng kapitbahay na connected yung wifi sa amin. Iwan ko bakit nalaman namin yung password that time. Iwan ko basta may alam namin yung password kaya nakakapag-internet kami gamit yung laptop namin. So dala-dala nga siya ng kapatid ko. And then that time nakakapag Facebook lang ako pag nasa town kasi di ba mahirap din yung signal dati at wala din nga kaming cellphone na mga smartphones, ganun. So, nung nandun ako sa boarding house ng kapatid ko, fiesta noon that time, sabi ko, pa-open nga ng aking Facebook. Tapos, pag-open ko ng Facebook, while nag-loading siya, meron muna akong kinuha, gano'n, may kinuha ako. Tapos, yung sabi ng kapatid ko, uy, may message. Tapos, sa isip ko, bakit sino naman mag-message sa akin na hindi naman ako nag-Facebook or hindi naman ako everyday nag-Facebook. Tapos, sabi niya, si Dave, David daw yung pangalan. Tapos, pagkarinig ko, guys, ano talaga, foreigner yung pangalan niya ba? So, chinik ko, paglingon ko, sabi ko, ano pala yun, foreigner, ganun. Tapos, sabi niya sa akin na, taga-dito daw siya, taga-England daw siya, nakita niya daw ako sa Facebook ng aking pinsan daw na nandito din daw sa UK. Tapos, na-repend ko siya, pero very, very casual lang din yung pag-re-reply ko kasi hindi ako interested that time. Kasi nga, aalis kami, lalabas kami, kasi nga, fiesta, di ba? Hindi ko na siya nireplyan after mga gabi na kasi nag-message siya noon hapon. Tapos, nireplyan ko na siya uli mga gabi na, mga 10 na ng gabi kasi naka-uwi na kami galing sa di ba, kasi may disco, di ba? So, umuwi na kami that time. So, nag-reply na lang ako sa kanya. Tapos, kinabukasan, nag-chat-chat pa rin siya sa akin. Sabi ko sa kanya, anong work mo? Ganun-ganun. Anong work mo dyan sa UK? Tapos sabi niya, I'm working like this, like that. Tapos sabi din niya sa akin, ano na yung work mo? Sabi ko, I'm jobless. Sabi ko talaga, I remember that time, sabi ko talaga, wala akong work. And then, sabi ko sa kanya, do you have kids? Are you single? Are you married? Or yung may anak ba? Sabi niya na hindi daw, wala daw siyang anak, single daw siya. Ganun-ganun. Sabi ko, this is very good. Sabi ko, okay to kasi walang problema, sabi ko. Forward. So, umuwi na kami the next day, no? Kasi tapos na yung festa. So, the next day, so naisip ko lang, hindi na kami sabi ko sa kanya, hindi na tayo magka-chat-chat. Kasi nga, pag-uwi ko doon sa amin, wala nang signal, mahirap yung signal doon. So, ite-try ko, sabi ko. So, naisip ko lang, wala akong cellphone, wala akong pang-chat-chat pa sa kanya.
Tapos may buti yung pinsan ko din, meron siyang laptop. Pero ang hirap makasagat ng signal ng laptop na yun, guys, as in. Mahirap talaga siya, di ba? Kasi that time, mahirap pa talaga mag-signal sa mga barangay, ganon. So nag hapon nun, mga 5 ata nun ng hapon, pumunta ako dun sa Subaybay ba? Kasi di ba, pag Subaybay ka, kasi Sudagat area, mayroong mga signal. Sabi nila, malakas yung signal. So, nakaupo ako dun ng mga half an hour. Tapos nag-message ako sa kanya, sabi ko, good morning, ganun-ganun. Pero sabi ko lang, hindi mo siya nag-reply. Hindi siya nag-reply, guys, na mga 20 minutes. So, naisip ko na lang, baka hindi siya interesado sa akin or baka ayaw niya makipag-chat sa akin. Kasi that time, friendly chat lang kami ba, knowing each other, gano'n. Sabi ko, baka ayaw niya makipag-chat sa akin. So, nag-reply siya. Okay. David is typing. So, sabi ko, nag-reply siya. Tapos sabi niya sa akin, umaga pa daw dito, it's really early pa daw. Kasi that time, Sunday morning nun sa kanila. So, nag-chat kasi kami Sabado. Tapos pag kinabukasan, sabi niya, siyempre, walang work. So, sabi niya, early pa daw sa kanila. Tapos sabi ko, okay, we'll talk to you later. Sabi ko, I remember na. Sabi ko, okay, sorry. Tapos sabi niya, it's okay. Tapos hindi na siya nag-reply. Nag-reply na siya gabi na. Mga gabi na sa Philippines. Mga 8 na ng gabi na. Ganun. Pag chat-chat namin, guys, I think after 2 days noon, di ba naalala niyo sa Globe, merong 50 pesos na wifi. So, or 1 week na ata. So, sabi ko sa kanya na, ma-expired na yung aking wifi ba? Kasi diba naglo-load, may load na wifi dati na 50 pesos. So yun yung ginagamit ko, yung pocket wifi ba? So yun yung ginagamit namin dati. Yung i-insert yung SIM ba yun? Or hindi, parang yung pocket wifi nga. I remember. Tapos sabi niya sa akin na, sabi ko sa kanya, next time na lang tayo mag-chat ulit. Baka tomorrow kasi ma-expired na yung aking wifi. Tapos nag-reply siya, guys, sabi niya sa akin na meron bang dyan, Western Union. Uy, pagkatingin ko talaga sa Western Union, sabi ko, wala, magpadala ato siya ng pera. Tapos sabi ko na, sabi niya, meron ba dyan Western Union? Sabi ko, yes, we have, sabi ko doon sa next sa town namin. Tapos sabi niya sa akin na, okay ka nang, mag-send ako sa'yo ng money, tapos para may pang-load ka daw, ganun. Tapos sa kinabukasan, guys, sabi niya, hindi daw siya nakahanap ng Western Union, kasi nga, bago sa kanya yung mga ganyan-ganyang bagay ba, yung mag-sinsin, tapos may nahanap siya doon. Dito lang din saan kami nakatira. So, bago siya pumunta ng work, lagi siya doon nag-stop doon sa town din. Alam ko na yun kung nasaan. Kasi nung nadito na ako sa Yogi, sabi niya, dyan daw siya nagpapadala dati nung nagsisend siya sa akin. So, sabi ko sa kanya na, no, that's fine. Tapos kinabukasan na, nag-send na siya sa akin ng tracking number, guys. Sabi ko, di ata, totoo pa, ganun. Tapos, that day aga, kinabukasan, pagbigay niya sa akin nung gabi na tracking number, pumunta agad ako sa town, kinabukasan. Nag-load na ako no na 1,000 pesos every month. Yung talagang 1 month na wifi. Noon, tapos, fast forward na, lagi na kami nag-chat noon, nag-alarm ako para magka-connect yung time namin. Tapos, lagi kami nag-chat ng 4:30 or 5 a.m. dito sa Pinas. Tapos, kasi gabi na yun dito sa UK, di ba? Then, hanggang umabot na yung time na nag-uusap-usap na kami na gusto niya daw bumisit dito sa Philippines for the first time. Tapos never pa siya, guys, nakapunta sa Philippines. Tapos nung nag-usap kami October, no? Tapos hanggang napadala na naman siya ng pera sa akin nung pagka-birthday ko noong October, ganun-ganun. Tapos after namin mag-chat noong October, nagkita kami for the first time end of March. So end of March, guys, tapos pumunta ka ako nun sa Manila, nagsundo ako sa kanya. Tapos, wala akong na-feel na natakot ako sa kanya kasi sa chat pa lang talaga, guys, mabait na siya. Sa Facebook, alam niyo ba, very yun si Dave, very private. Kasi nung sa yung Facebook niya, dalawa lang yung pictures niya. Wala siyang pictures na mukha niya talaga. Sabi ko, pwede ka bang mag-post ng picture mo sa Facebook? Yung profile ba? Hanggang nag-post siya. Pero hindi talaga yung talagang profile ba? Nakaganon, parang nakatingin doon sa other side. Hindi talaga yung harap ba? Tapos, nag-meet kami, guys, for the first time sa Manila. That was March 31, 2014. Nung nagsundo na ako nun sa Terminal 1, kasama ko yung pinsan ko at saka yung friend ng pinsan ko. Hindi pa ako comfortable. Nagsundo lang kami doon hanggang airport lang at saka hanggang hotel. Tapos umalis na sila. Kumain kami and then umalis sila. Tapos nung nag-meet na kami, hindi pa talaga nag-sync in ba sa akin na, may foreigner talaga na pumunta dito sa Philippines para i-meet lang ako, no? Parang hindi ko talaga siya maisip pa. Yung parang,
hello, ito na ba talaga? It's siya na ba talaga to? Hindi ko talaga maisip na nandito na ba siya? Nandito na siya sa harap ko, ganun. Tapos ang bait-bait niya talaga, ang bait niya sa kahit sa chat, sa in-person, hanggang ngayon mabait talaga si Dave, guys. Yung napaka-responsible, napaka-selfless, ganun yung ugali ni Dave. Hanggang hindi talaga siya nagbago yung kung ano siya nakilala ko before, mas nag better and better pa siya ngayon. Yung nafe-feel ko talaga na yung love niya sa akin, nafe-feel ko talaga yung support niya sa akin. Especially now na we've been together for 10 years. So yeah, so 10 years na kami guys all together. So 8 years kami married, tapos 2 years kami magkakilala that time. So after 2 years kasi kami kinasal. And then fast forward, tapos nung nag-meet na kami guys, nandura kami sa hotel noon. As in, walang nangyari sa amin, nag-chat-chat lang kami. Tapos parang pagising ko sa umaga, syempre may foreigner na nasa tabi ko ba? Sabi ko, hindi pa talaga nag-sink in sa akin. As in, hindi talaga nag-sink in. Sabi ko, ito na ba talaga siya? Siya na ba talaga to? Tapos alam niyo yung nakahiga ka, tapos parang nag-open yung mata mo, tapos nag-pretend ka lang na tulog. Ano? Nakaganon ako guys, tapos nag-selfon-selfon siya. Tapos syempre dito ako sa side na to, tapos dito siya sa side na to sa bed. Nagising ako ba, tapos nag-ganon na yung mata ko, tapos tinignan ko siya. Tapos sakto talaga yung ilumba na sa side ko talaga nakagano. Sabi ko talaga, sa isip ko talaga nun, sabi ko, Ito na ba talaga? Hindi ko talaga maisip na nandiyan na ba sa tabi ko, nakachat ko lang, nandito na siya, kakaharap ko na, ganun. Tapos ginabukasan na flight na namin papuntang sa amin, sa bahay namin. Tapos ang time na yun, parang medyo nahiya pa siya. Tapos after a week, pumunta kami nun ng Boracay. Yun. So may mga pictures actually kami, pero naka-private na siya sa Facebook ko. So next time ko na naman siya ikukwento sa inyo, maybe mag-part 2 tayo na atin. Kung gusto niyo lang naman malaman yung kwento ng love story namin, ganun. Tapos kinasal kami guys is 2015. And pero kung gusto niyo pang ikwento ko pa, mas marami pa talaga, hindi pa talaga yung lahat. Yun. So mag-copy muna tayo. Pero mahaba na siguro yung vlog na to. Sa totoo lang, mahaba na to. Kasi maraming akong sinabi. Ito yung itsura ko. Pero anyway, this is the reality. Ito talaga yung reality ng daily life natin. No? So, 11:20 na ng umaga. Maulan kasi sa labas. Hindi naman kami aalis. So, ganito lang yung suot ko. Nag-base lang ako. Tapos, ganito kasi medyo nilalamig talaga ako. So, ngayon is magluluto na ako ng aking lunch. Guys, ng munggo. Ito na siya. Luto na siya kasi pinakuluan ko na siya kayo ng umaga, di ba? Yan yung lunch natin for today's video. Yung mahaba na talaga itong vlog na to. Yung tuyo, instead na prituhin ko, nilagay ko siya dito sa oven. Tapos, i-ano ko na lang siya mamaya. Lagay ko na lang sa pagluto na ba. Ngayon, guys, is gabi na naman, no? As usual, sa gabi na ako nag-vlog. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi, naano ko guys, napagod talaga ako kanina. Kasi, mayroon kasi ako kaya, parang napagod pa ako. Tapos, inaantok, ganun. So, nakatulog kami kanina ni Kira, mga 4 na kami ng hapon nagising. So, yun lang. Tapos, nagluto ako ng naglaro kami. Tapos, nagluto ako ng dinner. So, ayan. Dito na ako sa sala. Nakaupo. Nandun na sila sa kwarto. So, anong oras pa ba? So, 8:17 na ng gabi. Maaga pa. So, dumating yung order ko na shoes. So, hindi ko siya masyadong ipakita sa inyo kasi gusto ko siyang ipakita na sa ibang video ba yung nag-unbox ako. So, pero, ipakita ko sa inyo very, very slight lang. Ito siya. So, i-unbox ko siya sa inyo. Mga, maybe sa weekend ko na siya yan, i-video kasi wala akong time tomorrow kasi nga may work ako, diba? And then on Saturday, hopefully magawa ko siya kasi mahirap din kasi mag-video pag nandito si Kira kasi syempre, diba? Maglaro-laro kami. So, hopefully magka-time ako sa weekend para makita niyo din siya. So, yeah. So, that's it for today. So, thanks so much guys for watching and I hope to see you guys on my next video. Bye-bye!